Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's episode, pag-uusapan natin ang iba't ibang hayop na makikita sa lawa ng Taal. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Taal Lake ang pangatlong pinakamalaking lawa sa Pilipinas, sunod lamang sa Laguna de Bay at Lanao Lake. Isa rin ito sa pinaka-aktibong bulkan sa buong Pilipinas. Kaya sa video na to, makikilala mo ang mga hayop na endemic sa magandang tourist spot na ito at ang mga problema na kinakaharap ng kanilang lahi. Bago ang lahat, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Una sa listahan ng endemic animals ay ang tawilis. Kilala rin ito sa tawag na freshwater sardines. Sobrang espesyal ng mga tawilis dahil bukod sa masarap, sila lamang ang species ng sardinas na makikita sa tubig tabang. Nakakalungkot lamang isipin na sa paglipas ng panahon, papaubos na ang lahi ng mga tawilis. Kaya naman noong 2015, ang isdang tawilis ay dineklarang endangered species. Ipinatupad ang strict fishing regulation upang mabantayan ang muling pagdami ng kanilang lahi. Ang isa pang hayop na tanging sa Taal Lake lang matatagpuan ay ang mga Lake Taal Snake. Isa itong uri ng sea snake na nakapag-adapt mamuhay sa tubig tabang. Mas kilala sa tawag ng mga lokal bilang duhol matapang, ang ahas na ito ay nagtataglay ng lason na pwedeng pumantay sa kamandag ng kobra. Gayunpaman, wala pang tao ang naitalang namatay sa kagat ng duhol matapang dahil sobrang bihira lang ito manuklaw ng tao. Sa mga hindi nakakaalam, ang lawa ng Taal ay dating konektado sa dagat ng Balayan Bay. Dahil sa serya ng pagsabog simula 16th century, unti-unti nang natakpan ang daluyan ng dagat at nakulong ang ilang saltwater animals gaya ng sardinas at sea snake. Ang ilog ng Pansipit ay ang tanging daluyan sa pagitan ng Taal Lake at Balayan Bay. Daanan din ito ng ilang migratory fish na gustong tumawid papuntang karagatan. Isa sa isda na dumadaan sa Pansipit River ay ang mga giant trevally. Mas kilala ito sa tawag na maliputo. Ang mga isdang maliputo ay kilalang nakikita sa dagat, ngunit ibahin mo ang mga maliputo sa Taal Lake. Kaya kasi nilang mamuhay sa parehong tubig tabang at tubig alat. Ang mga maliputo ay naninirahan sa Taal Lake sa kanilang unang tatlong taon ng pamumuhay. Kapag naabot na nila ang kanilang sexual maturity, saka na sila tumatawid ng Pansipit River pabalik sa dagat. Ang red snapper o maya-maya ay ang isa pang migratory fish na tumatawid sa Pansipit River. Madalas itong hulihin ng mga mangingisda dahil sa mahal nito sa merkado. Alam mo ba na ang Lake Taal ay minsan ang naging tahanan ng mga bull shark? Ang mga bull shark kasi ay kayang mabuhay sa tubig tabang gaya ng Taal Lake at nakakapasok sila dito sa paraan ng pagtawid sa Pansipit River. Isang daang taon na ang lumipas nang huling may namataang bull shark sa tourist spot na ito, kaya masasabing ligtas lumangoy sa lawa ng Taal. Sa kabuuan, may dalawang species lamang ng isda ang native sa lawa. Ito ay ang tank gobi o biya sa Tagalog at striped snakehead o mas kilala sa tawag na dalag. 26 sa isda na makikita rito ay migratory o yung isda na tumatawid sa Pansipit River pabalik ng dagat isang beses sa isang taon. Ang isa sa migratory fish sa Taal ay ang mga snakehead gudgeon. Mas kilala ito ng mga mangingisda bilang palawon. Migratory ang isda na to at bumabalik lamang sa Taal Lake upang mangitlog o habang hindi pa naaabot ang sexual maturity. Perhaps ang isa pang pinakasikat at pinakaimportanteng migratory fish na makikita sa Taal ay ang mga bangus. Nakarang taon, tinatayang umabot ng 25 metric tons ng bangus ang naangkat sa lawa ng Taal. Ang ilan pa sa mga importanteng migratory fish ng Taal Lake ay ang white-banded silverside o guno sa Tagalog, ang 10-pounder fish o mas kilala sa tawag na canoping, giant scale mullet o aligasin, whipfin silver beady o balabatuhan, at tiger perch o bagaong. Lahat ng mga isda na nabanggit ay nagbibigay kabuhayan sa mga lokal na residente ng Batangas. Kung may malaking mga problema na kinakaharap ang mga isda at ilang hayop sa lawa ng Taal ay ang patuloy na pagkasira ng Pansipit River.
Simula nang sumabog ang Taal Volcano, naibalita na ang Pansipit River ay unti-unti nang natutuyo at tinutubuan ng maraming water lily. Gaya na lang ng makikita sa video na binahagi ng isang YouTuber sa Lemery, Batangas. Kung magpapatuloy ang pagkasira ng Pansipit River, mawawalan na ng daluyan ang mga migratory fish na kailangan tumawid papuntang dagat. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Medyo nakakapuyat gumawa ng video pero inspirado ako sa pagpapatuloy dahil sa mga taong nanonood tulad mo. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Maraming salamat sa pag-subscribe. Ang isa sa nakakaaliw na isda na makikita sa Taal Lake ay ang mga banded archer fish o kataba sa Tagalog. Magaling kasi ito mamaril ng tubig gamit ang kanilang nguso. Naghahanap sila ng insekto na kayang maabot ng kanilang water gun at pag ready na silang mamaril, palaging bullseye ang target. Ang mga Buffon's River Garfish o siliw naman ay hindi lang kakaiba ang itsura, mabenta pa ito sa mga pet collector. Ang hindi pantay na haba ng kanilang nguso ay patok sa mga exotic fish enthusiast. Gaya sa video na ito, makikitang magkasamang lumalangoy ang river garfish at archer fish. Ang mga tunghod o sharp-tail gobby naman ay isang maliit na isda na bihira na lang makita sa Lake Taal. Hindi kasi ito nabubuhay sa madumi at madilim na tubig, hindi gaya ng ibang isda. Kailangan kasi nila ng clear running water o yung malinis at dumadaloy na tubig. Ang polusyon dala ng basura, kemikal at waste product galing sa iba't ibang gusali sa paligid ang isa sa pumapatay sa mga isda na makikita sa Taal Lake. Kaliwat kanan din ang pagtayo ng fish pen na halos sumakop na sa buong lawa ng Taal. Nakakabahala ang ganitong tanawin dahil mas napaprioritize ang kapakanan ng mga negosyante kesa sa ikabubuti ng Taal. Isa sa peligro na dala ng mga fish pen ay ang pagpapakawala ng mga introduced animals gaya ng tilapia. Hindi kasi native sa Lake Taal ang mga tilapia kaya walang natural predator na susugpo sa paglobo ng kanilang populasyon. Dahil dyan, inaagawan ng mga tilapia ang mga native fish sa limitadong supply ng pagkain na dati ay sapat lang sa mga biya at isdang palawon. Ang isa pang delikadong isda na unti-unti nang dumadami sa Taal ay ang mga jaguar cichlid. Imported ito galing Central America, ngunit lumobo ang populasyon dito sa Pinas noong 1980s. Agresibo ang isda na to at kayang ubusin ang mga native fish at migratory fish ng Taal Lake. Ang mga janitor fish ang isa pang isda na namimeste sa lawa ng Taal. Hindi man ito agresibo, kinakain naman nila ang mga itlog ng mga native at migratory fish. Ang ilan pa sa mga imported at introduced animals na unti-unti nang dumadami sa Lake Taal ay Pangasius na galing sa Mekong River, Baco fish na galing sa South America, at three-spot gurami na popular sa aquarium at pinakawalan na lang ng mga irresponsibleng pet owner sa lawa ng Taal. Dapat natin pangalagaan ang lugar na ito dahil hindi lang isda ang makikita rito. Meron ding uri ng freshwater clams, dalawang uri ng freshwater shrimp, at golden apple snail na makikita lang sa Taal Lake. Tahanan din ito ng ilang reptiles gaya ng soft-shelled turtle at isang uri ng ahas na tinatawag na marine file snake. 3 weeks ago, naitala ang isa sa pinakamapaminsalang fish kill na naganap sa Taal Lake. May 600 metric ton ng isda ang naitalang namatay dahil sa fish kill. Halo-halo na dito ang mga native fish, migratory fish at introduced fish. Maraming dahilan kung bakit nagaganap ang fish kill. Ang fish kill kasi ay resulta lamang ng pangit na kalidad ng tubig na maski sinong isda ay hindi kayang tagalan. Isa lang ang sigurado dito, malaki ang papel ng tao kung bakit nagaganap ang malawakang fish kill. Kung pumutok man ang Taal Volcano, maaaring tuluyan ng magsara o hindi kaya ay matabunan na ng lupa ang lawa ng Taal. Ngunit, sa kalunos-lunos sa sitwasyon ng Taal Lake dahil sa pollution at fish kill, mukhang ang mga tao ang papatay sa Taal Lake at hindi ang bulkan.
There you have it, guys. Natapos na natin ang listahan. Sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman na pwede mong ibahagi sa iyong kaibigan at pamilya. Salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!